What's up mga kagadget? Andito na naman ako, no? May bago na naman tayo kagawing cellphone. iPhone 6 to. Receive ko tong repair na to kanina dahil may client ako nagtanong sa akin. Ang presyo ko nito, no, kasi iPhone 6s nasa 800 siya. So yun nga, ang gamit ko rito is 3utool. Yung ano, yung iTunes kasi once na sinaksak mo yung iPhone, pusa siya nagpa-pop up. So ang ginamit ko diyan 3utool. Bago mo siya maano, kanina yung ginawa ko, dinaip yung mode yung phone. Once na dinaip yung mode mo yung phone, ang gagawin mo, hold mo yung buhay yung phone na, hold mo yung home button tsaka yung power. Pag namatay yung phone, 3 seconds release mo si power, hold mo pa rin yung home button. Tapos pag na-detect, matik yun, nakadiip yung mode yan. Tapos buksan nyo po si 3utool. Ayan. Ayan na ako mga kagadget na. Antayin natin lumabas. Paglabas nyo si 3utool, dahil meron na yung, ano, meron ng na-download na firmware. Kung nakapag-download kayo, ang gagawin nyo lang, i-import nyo lang siya. Pagka-import niya, then may tab sa baba na plus, i-plus nyo. Dito, chine-check ko muna yung phone kung meron siyang iCloud o wala. Yan po. Type nyo lang sa Google, iCloud Checker, tapos pili kayo kung anong link na pwede nyo pasukin doon. Diyan po, malalaman kung naka-on o naka-off si iCloud. So, kailangan kasi ginagawa ko yan sa mga client ko para ma-aware ako sa mga client na mahirap umintindi. Kasi baka mamaya, pag pinlas mo yung unit, sabihin ng client, oh, ba't ganito na lang? Diba? Lalo na yung kakahawak lang ng iPhone na akala nila pag pinprogram, tanggal na. Ayan. Kaya chine-check ko muna siya. Tapos pagka naka-on, binabalik ko sa client. Hindi ko na pinaprogram. Sinasabi ko na hanapin muna nila yung iCloud nila. Alabas yung info dyan. Ayan o. Ayan na yun. Naka-off yan kaya tinawistig ko. Ayan, nakita nyo sa baba may nakalagay. Plus. Go plus. Ayan, ipa-plus ko na po yan. Okay. Tapos iikot. May iikot po dyan. Ayan. Antayin nyo lang po matapos yan. Dito po sa pagpa-plus ng iPhone, kailangan po natin patient, hindi po yung katulad ng mga Android na kailangan ay medyo mabilis ang flashing dahil may kinagamitan din namin siya ng flash ay ng GSM gadget, kaya medyo okay. Meron namang Android na ginagamitan lang naman siya ng crap software, kaya gano'n. So, dito po, 3utool, ang delikado lang sa kanya. Once na nagkamali ka ng firmware na lagay, matik po yun. Hindi naman po mamamatay yung phone mo, kundi maglo-logo lang. Pero kadalasan po, pag ganyan po, nasisira yung non-IC. Kaya, medyo ingat lang po. Hindi yan katulad ng iTunes na once na nagkamali ka ng lagay ng firmware, mag-e-error lang siya, hindi siya nagtutuloy. Dito po, pag naglagay ka ng maling firmware, minsan nasisira yung NAND. Yan po si 3utool. Kaya, konting ingat lang.
So yun nga no, processing pa rin siya. So mga gadget no, meron na tayong 120 subscribers. Sana madagdagan pa no. Kung may mga kakilala pa kayong may YouTube account, please share and subscribe naman po. Pasabi naman na pa-subscribe at pa-click ng notification bell para maging para kayo para kapag may upload ako na video mapapadalhan agad kayo or biglang magpapa-pop sa phone nyo sa YouTube account nyo or sa Gmail account nyo yung mga bagong video ko na i-upload. So medyo mataas na rin naman ang views ko. Ang views ko nasa kulang-kulang 2,000 na 12K hours. So ang hinahabol na lang natin is subscribers. So marami pang pau na dadaan sa pwesto ko kaya marami pa akong mga tutorial na i-upload. So yun, nag 20% na siya. Pag lumagpas po yan ng 21%, automatic po yan, okay yung phone. Pag nag-error po yan sa 19, 11 or 20, 19% or na 11 or 19%, kadalasan po yan ang problema ng dicing. Hindi siya nagtutuloy kasi nga sira yung ng dicing nyo. So kailangan niyan, technician na ang gagawa. So, ano yan, almost 10 to 30 minutes or 10 to 20 minutes yata yung flashing yan. Tapos, ang kagandahan dito kay 3utools, no, i-click mo na lang siya ng activate. Tapos, ang isa pa sa kagandahan dito, pag sinaksak mo siya, may info na siya. Hindi ka napapasok ng browser para magtanong. Kung hindi siya naka-disable ha. Kung naka-disable siya, syempre, hindi mo ba rin makikita yun. Kasi hindi papasok kay 3utools yun. Malalaman lang siya kapag ang phone nyo ay nakaka-home, makikita nyo kay 3utools yun. Sa activation naman, i-click mo lang yung activation dun sa mismong application niya, automatic yun maglalabas siya ng info. Andun yun, kompleto. Lahat, serial, kung ilang gig, kung anong unit, lahat ng info ng phone mo, makikita mo dito sa 3utools. Ngayon na po, no, mga kagadget. So, natapos na siya, okay na siya. Ayan, makikita nyo, nakita nyo yung info na yan. Yan yun. Once na nakapasok ka na dun sa pinaka, no, makikita mo na yung info na yan. So, ang gagawin natin, ayan, may nakita kayo, no. Jailbreak, tapos activation. Kung supported na po siya sa jailbreak, pwede po yan yung jailbreak. Kaso, mas mainam na po yung magbasa-basa muna kayo sa browser bago kayo mag-jailbreak. Sa Google po, kumbaga. Kung 100% na okay ang jailbreaking niya, di gawin nyo. Pero kung hindi naman, eh, huwag nyo nang ituloy at para hindi kayo magbayad ng malaki. Meron kasi akong customer na gumawa niyan, jailbreak niya yung unit. No, na jailbreak niya yung unit, tulala na lang ang logo nung pinaprogram ko na error for 1403 na yung lumalabas. So, sabi ko, nanday siyan. Sabi niya sa akin, ano, jailbreak niya lang daw yun. Ang iOS niya is 13.1.2. So, wala pa namang jailbreaking na lumabas ng 13.1.2. Kaya, nako, mag-ingat-ingat po muna. Lahat. So, dito, medyo may cut po yung video ko kasi, biglang nag-stop po yun, nalobat yung phone ko, kaya yun, medyo nagkaroon ng cut dun sa pagpa-flashing. Pero wait, iantayin nyo lang yung flashing na yun. Automatic po yun, magka-dire-diretso, pag-dire-diretso, ganito rin ang lalabas nun, ano.
So napakatagal nga talaga ng waiting yan. Sa activation, napakatagal din ni iPhone. Grabe, sobrang tagal. Talagang nire-review yung maigi ni Apple server yan bago siya ma-activate. Parang chine-check niya kung may ano pa ba, may iCloud pa ba, open line ba. Grabe, napakatindi talaga ni Apple. Sa security nila, the best. Iba talaga ang security ng Apple kaysa sa Android. So yun o, nakikita nyo pa yun o. Yung mga info na nakasulat. Ayan, serial, IMEI, carrier, activation, tapos jailbreak. Yun po. Yan ang makikita nyo kay 3utool. Kagandahan din dito, ma'am. Namin sir, pwede kayo mag-download ng mga apps dyan kay 3utool na pwede sa ano nyo, sa cellphone nyo. So yun na nga po, no? Lumabas na yung hola. So activate, i-activate na po natin yung unit. Ayan, nakita nyo, activate. Tapos yan, magpa-flash siya. Okay nyo lang pag may lumabas. Magpa-flash siya ng ano. Antayin nyo matapos yan. Tapos yun, activated na po. Okay na, activated na po. Yan, pag error po yan, ibig sabihin mali yung SIM card na nakalagay. So, paano? Mga kagadget, alam nyo na. So, please, sa mga bagong makakapanood nito o sa mga kaibigan nyo, please subscribe and share my channel. Para dumami po yung subscribers natin at marami tayong at maraming makapanood ng mga tutorial natin. And mga kagadget, kung gusto nyo mag-avail ng bagong unit, branded na unit, just visit our store, Imponex Store, Cyberzone, SM13. Yun po. Nandun po ako lagi, kaya kung gusto nyo pong mag-avail ng bagong unit or bagong cellphone, punta lang po kayo sa store namin. Paalam!